Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon gagawa tayo ng cream coffee jelly. At ito ang ating mga ingredients: 2 all-purpose cream, 2 Alaska condensada maliit, then isang Alaska ibab malaki, then 4 na Nescafe classic mystic, then 2 Mr. Gulaman. So first, i-dissolve nyo muna sa hot water yung 2 Mr. Gulaman para mamaya pag nilagay ninyo siya sa mainit na tubig ay hindi siya magbuo. Kailangan dissolve nyo muna siya. Ayan, so kapag na-dissolve na siya, kumukulo na po yung tubig ninyo, ihalo nyo na po yung Mr. Gulaman at yung mga kape. So yung tubig po natin is 1 liter. Ayan, so dissolve nyo po sila hanggang sa matunaw na po yung mga yan. Halo-halo lang hanggang sa matunaw na sila. Ayan, so pag natunaw na, lamigin nyo muna ng konti tsaka nyo po isalin sa lalagyan. Ayan, salin nyo po sila para mamaya pag naging jelly na sila, madaling nyo siyang maputol-putol ng cube. Ayan, so palamigin nyo po hanggang sa maging jelly na po yung so, pag lumamig na po siya at naging jelly na po, i-cut nyo na po into cubes. So, kayo pong bahala kung gaano nyo po kalaki o gaano kaliit ng pagka-cut ninyo. So, nasa inyo po yan kung paano nyo i-cut. So, sa akin, ganyan po siya kina-cut. Kayo na pong bahala kung gaano nyo po kalaki. Any piece, yung mga cube na gagawin ninyo. Yan, so pag nakat nyo na po yung mga jelly ninyo, i-mix ninyo po yung all-purpose cream ninyo. Dapat po itong cream na to ay nilagay ninyo sa fridge ng at least 12 hours. Pinalamig ninyo. At kasi po ito yung sikreto para maging creamy na parang ice cream yung jelly ninyo. Yung coffee jelly. So, i-mix nyo po yan na parang para maging ano siya, ma-double yung amount niya para mag-creamy siya. Yan po yung sikreto. Mix nyo lang po siya. Pag nakita nyo na po nag-double yung amount, naging heavy na po yung cream, pwede na po yun. Pwede rin po kayo gumamit ng manumanong pang-mix, kaya lang nakakapagod tsaka matagal. Ayan, so kung makita ninyo ganyan ang itsura niya, halo nyo na po yung condense. Halo nyo na yung condense. Ang isa pa. Ayan, kasi walang malaki, kaya 2 maliit yung binili ko.
Pero kung malaki naman yung bibili ninyo, isa lang. Okay na yun. Mix nyo lang ulit. Pag na-mix nyo na po, halo nyo na po yung kebab. Malaki. Mix-mix nyo lang po sila. Madali lang po gumawa ng coffee jelly. Halo-halo lang. So, pag nahalo-halo nyo na po yung mga liquid ingredients niyo, halo nyo na po yung jelly. Halo nyo siya. Mix nyo lang. Halo lang ulit. Okay, so pag nahalo nyo na, lagay nyo na sa container. Lagay nyo sa container, tapos pwede siyang palamigin sa rep lang o kaya sa fridge, freezer. Sa akin kasi itong ginawa kong ito, nilagay ko siya sa freezer ng 3 oras. And after 3 hours, binaba ko na siya. Kaya yung itsura niya, nahalo mo. Ayan, so ito na yung naging finished product niya. Pwede nyo ibenta, pwede nyo kainin. Ayan, mukha na siyang ice cream. Sobrang creamy niya. Sarap! Ayan, try nyo na din. Mura lang yan.